araw, last day of the year. Ayan, may pasok ako. So, at least maganda-ganda yung panahon ngayon. Hindi siya ganun kalamig from before compared. At nag-umpisa na ulit maglubog yung araw ng medyo matagal-tagal. So, bali ngayon, pupunta ngayon ako sa simbahan. Siyempre, nag-aantay na dun si Aiza. So, after work, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng New Year dito sa Canada. So far, hindi siya ganun ka-snowy, pero nag-uumpisa ng lumamig. Ay siya. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik ng park. Learning culture. I'm eating fish ball. Delicious! Alright. So after naming magmas and it's just around 7:30 in the evening. So yan, kasama ko si Cassie. So we are the Team Yellow. So ito yung ginamit namin ngayon, yung t-shirt namin. And we have Reezy. Hi, Reezy. Hey, guys, this is for Christmas. And you guys, make sure to like and subscribe. And then subscribe to John Tigno and like and subscribe and share. Share? How about Reezy? Wait. And then we're going to give you iPhone 15 Max Pro. What? And then ako nga walang ganun eh. And then we're going to give you AirPods Max Pro. And then we're going to give you Apple iPad with the Apple Pencil. And you guys? Dummy. And guys, are you Reezy? And guys, it's 2024, and then it's a new year, and then I miss 2023. And like and follow, and we will give you an iPhone giveaway, and it's time to eat. This is all just a joke. Nag-intro na yung dalawa kong anak. So bali ngayon, it's around 7:30, magdi-dinner na kami. Ganito kaaga kasi nga si Aisha is may pasok. Pasok siya ng panggabi siya, 11 p.m. So what we have here, meron kaming shabu-shabu na prepare ni Aisha. May fishball, shrimp. Bumili rin si Aisha ng shrimp from Costco. Chun paksiu, mawawala yung mga kakanin. We have the puto, kuchinta. And syempre yung mga bilog-bilog ni Aisha, nakumpleto niya na. And then yung prosperity bowl. So bali yan, kakain na kami ngayon. So this is going to be an early dinner. Tapos after ng dinner, pray the rosary, sabay-sabay. Tapos, matutulog na. After that, we're going to... My mom is going to... Going to go sleep. And then, I don't... When my daddy comes back after dropping off my mommy, we're going to go watch a movie until we sleep. We're going to watch the movie until we sleep. So, yan. Sinabi na ni Cassie. So, yun lang. Simple lang yung handa namin ngayon. Ito yung pagsasalo-saloan namin ngayong New Year's Eve. Yan. Kain na. Coke! 7 up! Wala tayong 7 up, anak. Happy New Year! Guys, I love the food and it's a new year and I just tell you, but I miss 2023. And the new year, wait, after 2024, what is it? I don't know which one it's called. Yeah, this one is called. This one. Sarap yung lagyan ng, ano, yung parang pala. So that's cheese, but you're gonna taste it. Tapos may chili. Good. Chili sauce nga. Sarap niya. I can taste it. Can you taste it? No, I can. You can? No, I can. You got? Oh my god. Chili sauce ka dyan. May chili sauce ka dyan. Yeah, it's around 11 in the evening. So kami naman ngayon is pupunta naman ako. Susundin, ihahatid ko naman si Aisha. So ganito katahimik yung New Year. Ayan. So ganito katahimik yung New Year namin dito sa Canada. Walang paputok or kung ano man.
At ngayon nga is may duty si Aisha nung alas do ng 11:30, kaya kihatid ko naman siya ngayon. And then yan, ganyan lang yung buhay dito. After nyan, bukas ulit susunduin ko siya ng umaga. So see, tahimik, di ba? Yan lang yan, oh. Walang kaingay-ingay. Walang kaingay-ingay, hindi katulad sa Pilipinas na, alam mo yon, mga 11:30 is sobrang daming paputok, pero dito wala. Atid ko muna si Aisha. Ah, lamig! Talagang in-snap niya talaga, talagang tinurn around niya talaga eh. Yeah. Ganda ng pagkakaspin niya, in-spin niya talaga yung ano. Nilubog ka niya talaga nung mga nakaraang taon na akala mo wala na. Ayan na. So that's it. Okay, it's 12:01. Happy 2024. Happy New Year, ate! Happy New Year! Yeah, Happy New Year, ma! Ma, Happy New Year po! Happy New Year! Yeah, Happy New Year! First time natin na tay-tay lang ngayon. Yeah. It's January 1! It's my birthday month! But it's your birthday month now? And oh my God, it's so full already. Yeah, I know. Just a little more won't hurt. Happy birthday! Guys, if you're watching this video, please like and follow and subscribe to. And if you have TikTok, can you subscribe to my sister channel and me? So today is January 1. Happy New Year sa lahat. So bali ngayon, nagpa-final check ako ngayon dito sa loob ng bahay kasi may paparating na tenant. So susunduin ko siya mamaya sa airport. Ang pangalan niya is si Prince. So siya yung una, mauuna dito sa apartment, dito sa bahay na to. So nagpa-final check lang ako. So chinek ko na yung mga aparador dyan, and then yung mga pintuan. Same thing as binuksan ko na rin yung hot water tank. It's a good new year for us. It's going to be another opportunity, another year, another countdown. And ngayon nga is nagpapasalamat lang talaga ako sa mga opportunity na binigay sa atin. So last 2023, it was a great year para sa amin with the family. Ganun na lang din kasi last year, so naumpisan talaga yan ang maganda since the beginning of January. January of 2023 is planning for us na talagang in-execute lang talaga namin. And goal setting, huwag gumawala ang goal setting, and kahit na imposible, ginawa namin ang goal set yan. And yun nga, at the end of the year is nakuha naman namin yung mga goals namin. And same thing, isa rin sa maganda nangyari sa amin nung 2023 is nakauwi kami, naumpisan siya, nakauwi kami ng Pilipinas. Night time. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Votre sécurité, votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Nice. We're here in Vancouver. First time in public. Kahit akong kape. Kape tayo. Fish. Oh, bitlit si Aya. Wagon. Kain muna kami. Oh, kain muna kami kasi ang boarding namin is around 11:30 pa. Ano ginagawa mo? Wala.
gumagawa kong itinerary. Itinerary saan? Itinerary sa Pinas. Susunod kaya yan? Ha? Oo naman, 10:50. Come on, we're boarding. Yeah, baby. Nakapag-safe practice si Aisha. Tapos ako, nakita ko yung family ko. Ate, pwede magtanong, saan ang Mama Luz? Mama Luz saan? Dulo pa? Oh, entrance. Thank you. 3, 2, smile. 1, 2, 3, go. One more. Love you. And a surprise. Nagulat ka ba, ma? And it's very, very good thing na nangyari yung 2023. It was really a blessing for us last year, and hopefully this is going to be the same year na tuloy-tuloy lang din yung blessing. And syempre yung mga blessing naman yan is may mga kapalat naman yan na paghihirap din, so try to work on it. Talagang natutunan namin for the experience ng 2023 was mag goal set ka pero isikreto mo lang. Kapag marami nakakaalam, medyo naji-jinx, may mga naji-jinx, or minsan may mga taong negatibo na nawawala yung ano mo, yung goal setting mo, yung mga pinapangarap mo is minsan nahahaluan ng negativity. Kaya i-share mo lang yan sa partner mo. So yun yung ginawa namin ni Aisha last year. So talagang kami lang talaga yung nag-uusap, kami lang talaga yung nag-goal set, and kung ano yung mga pwedeng mangyari and yung mga pinapangarap namin. And yun, kahit papaano doon sa nag-goal set namin noong nakaraang taon, at least yung iba doon, mostly yung iba doon is talagang natupad. Then sa mga maganda nangyari is yung makakamit ka ng iba't ibang klaseng tao. Minsan yung mga hindi mo inakala, sila pa yung totally na ang tutulong sa'yo. Especially to Eve and Rafi, na kung saan sila talaga yung naging huge factor, or sila talaga yung tinap talaga na para umpisahan yung process ni Aisha. Sila yung naging, I can say, the guardian angel na may tuturing namin, kasi sila talaga yung nagbigay ng tap sa amin, or sila yung nagbigay ng lakas ng loob sa amin, especially to Aisha, na i-push niya yung pagiging nurse niya rito sa Canada, and sila yung talagang nag-push sa kanya. Sobrang pasalamat kami dahil naging part sila ng journey namin, nung success namin dito sa Canada sa taon ng 2023. Again, maraming salamat kila Rafi and Eve doon sa pag-guide sa amin sa journey ni Aisha sa pagiging nurse. And again, 2023 has been a good process for us, and that is something na ako rin in 2024 is going to be excited kung ano pa yung pwedeng ibigay sa atin, especially na umpisahan na ni Aisha. And we are really hoping for the best for 2024 for the family. Also, a good shout out doon sa mga nakilala ko bago matapos yung taon, na meet ko si Alex and Don. Nasa Costco kami, nag-shopping or nagpa-final na bili ng mga kung ano-ano. So, na-meet ko sila Don and family, and syempre, ganun din si Alex. And sila naman is also a student here in Manitoba. So, ayan, student sila, and lagi silang nakasubaybay dito sa channel na to. And I'm very thankful na mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. So, 2024, it's a good opportunity. Again, a new start, a new beginning, a new wave of opportunity to catch. Kaya naman, tuloy-tuloy lang tayo. So, huwag kayong bibitaw dito sa Boys sa Canada kung talagang pangarap mo mag-Canada. Tuloy-tuloy lang. Pwede kang mangarap, pero samahan mo ng action. Kasi,
hindi pwede yung puro pangarap lang, kailangan lagyan mo ng action, kasi kung puro pangarap lang yan at hindi mo gagawa ng gawa, eh hanggang pangarap lang yan. So, ayan lang. So, I guess, itong bahay na to is magkakaroon na ng laman. Yan, kasi may pupunta na ng isa, and then another one will be coming or maglilipat na sila rito at the end of January. So, ayan lang. So, bali mamaya, pupuntahan ko. Samahan niyo ako mamaya. Susunduin ko si yung isang tenant dito. And he is a student sa BC na papunta na rito sa Manitoba kasi nakakuha siya ng postgraduate work permit at nakakuha siya ng trabaho dito sa University of Winnipeg. Okay, I'm done with this sa bahay. So, check ko na lang ito mamaya. Tapos, papakita ko kay Prince yung itsura ng bahay na to hanggang dun sa basement. Ayan. Bali pala to, ibabalik ko na yung mga upuan na iniram namin. Tapos nag-iwan ako doon ng dalawang upuan. So yan, this is what it looks like January 1 dito sa Winnipeg, sa Canada. Sobrang, yan, wala kasing school, kaya walang estudyante, walang pasok. And today is Monday. Pero kanina, nakapagtaka, wala pa rin ano, wala pa rin snow, pero nag-umpisa ng lumamig, nagiging mahangin. Ayan, bahay. Ayan, tapos na yung mga party dyan. So, totoong buhay na ulit, buhay Canada na ulit, back to reality. Maraming opportunity na pwede mangyari, kaya tuloy lang. Lamig. So, nandito na ulit sa bahay. So far, yung nandun sa bahay, okay na yung mga gamit. Okay na yung mga tubig, binuksan ko na para kay Prince, para sa hot water tank. Tapos, yung pintuan, nagdo-door jam dun sa may washroom, kaya ginawa ko na rin. So, okay na. Titignan ko naman yung mga bata ngayon. Yan lang, oh. Ayan yung bahay dyan. Wala na. May titira na dyan. Check ko na lang yan. Peace.